Hả? Welcome back mga kaibigan, game number 2 na tayo ng ating featured match between CR and Adroit. CR taking game number 1 against Adroit, and that is actually an upset dahil Adroit inaasahan natin magiging sobrang lakas right from the get-go, pero nakaisa nga ang CR dito. Let's see kung kaya nila makadalawa o makakapwersa ba ng game 3 rito ang team Adroit. Again, this is Kuya D, wala akong kasama dahil kumakain daw si Kuya Nick. Kumakain din ako ngayon. Subuan mo nga ako, B, ng isang mga California Maki in order na makaka-crave kasi. Ah, water ba? Okay, let's go, let's go. Back to the ball game, guys. Hmm. Ah. Okay, Templar Assassin naman para sa CR. In fact, Death Prophet Oracle naman para sa side ng Adroit dito. Ang mga current ban heroes natin, Chen Earthshaker, Morphling, Nyx Assassin, and Huskar. Timber Soul, Batrider, Snapfire, Apparition, and waiting for sa last ban ng Adroit dito, at least sa second phase ng picking natin. Tignan natin dito. Again, best of 3 series tayo, nakauna lang yung CR, pero syempre Adroit is Adroit, kaya alam naman natin mga comeback kids yan. So Terror Blade once again para sa side ng Adroit, Oracle and Death Prophet. So yan ang support nila sa TV nila, will be the Oracle. Tiwala lang dito ang Adroit sa kanilang Terror Blade. Di ko lang alam kung what went wrong doon, pero kung ganito at ganito yung magiging course para sa side ng Adroit, safe to say na pwede pa rin kumuha ng pug na rito at i-play nila sa other lane dito. Pero depende yan sa kung saan komportable ang TR dito, pero mukhang mag-a-adjust naman ang Adroit, kaya yan pa rin yung pickings nila. So pumili ko, pipili na sila ng isang tanky offlane para naman na makapalag sila. Kanina kasi medyo nabalugbog gaming sila rito eh. Tidehunter, pick na CR. So Tide Pack Templar, this time wala silang Pango, meron naman silang Tidehunter. So reliant din sila sa isang big teamfight ultimate. Isa ba? Hintayin lang natin si Kuya Nick, guys. Taskar, Oracle. So may dalawa silang save mechanic, and meron din silang some form of initiation at least dito para simulan ng mga team fight. Pero that's just the snowball from the Taskar. Ravage pa rin ang kalaban nila dito at the end of the day. So tagtag ako.
Uy, nawala yung page ko yun, Nick. Di ko nakita yung mga chat. Wait lang, guys. May natin yung chat nung Kuya Nick na stream natin. Yun. So, fourth pick para sa CR. Mga maganda fourth pick nila rito. May offlane, midlane na sila. Support and carry. Phantom Lancer. So, same ang kanilang core dito. I mean, yung pinaka-post one nila, which is the PL na kanina effective. Tignan natin ngayon kung ano yung magiging counter-reaction dito ng Adroit. No? Ano yung ilalast ba nila? And ano rin yung ilalast pick nila rito? Kulang nila will be definitely an offlaner para sa side dito ng Adroit. Hero ni Bokeri na naman. Crystal Maiden is banned out. So, post 5 lang daw yung kulang dito ng CR. Kasi yun yung tatlong core nila eh. Nakikita nyo na yung tatlong core nila dito eh. Ayan o, si Mushi, si Stargazer, Xiaoyu, Benhur, and Ohio. Yan ang player nila. Babasahin mo lang, guy. Babasahin mo lang, brother. Tinamad ka pa. Ah, o, palis yan. Teka lang, guys. Alis natin sa stream. Wala naman ah. Yun. Delete ko na. Okay, let's go. It's back. Last pick. Keeper of the Light. Oy. KOTL pack. Okay, ha. Maganda team fight nila rito. Ember. Last pick para dito. So, this is an Ember. Ano to? Death Prophet offlane. Ah, Ember Mid. Datsumi Keri. Death Prophet offlane ni Bokerino. CML lang ang gagamit ng post 5. Okay, okay. Offlane DP. Medyo kakaiba. Tignan natin kung gagana naman tong lineup na to ng Adroit o Bato 2-0 ba sila netong side ng CR dito. Tignan natin simula yung ating laban dito, guys. So, line up para sa magkabila ang teams natin. Eh, kompleto na. Tamang silip-silip lang muna tayo dito. Papakilala natin once na magsimula yung game natin. Okay guys, bili lang tayo ng ating ano, si Lirk. Pakilala na muna natin mga gumagamit Mushi sa kanyang Keeper of the Light, Stargazer, Phantom Lancer, Xiaoyu ang gagamit na tayo, The Hunter, Benhur sa kanyang Templar Assassin, Ohio sa kanyang Pak, Bumi, Toscar, Mac ang Ember, Bokerino ang gagamit dito ng Death Prophet, CML sa Oracle, and Natsumi sa kanyang Terror Blade, trying to force a game number 3 ang team na to ng Adroit dahil nabigyan nga sila sa game number 1 nitong team ng CR dito. And game time, ball time na tayo dito. Ano kayo magiging itsura ng leaning face para sa magkabila ang team na where will they decide to actually play ang kanilang mga cores dito? Ito kung malaman.
So, Templar mid lane, Pactide Hunter top, tatapat-tapat lang, Adroit, maneuver na naman lang para i-occupy ang outpost dito sa baba. So, laging aggressive play para sa Adroit dito. This time, hindi na kinontest ng side ng CR to, knowing na yun yung naging maneuver ng Adroit earlier dito sa laban natin. So, PL ni Stargazer sa baba. Ay, tapatan. Terror Blade, ano ah. Magkakatapatan dito ah. Tamang taguan portion, pero tamang tapatan portion lang din yung magaganap dito. Check-check lang muna natin itong mga nagaganap dito. Oh, Kuinik, kanina ka pa. Ano nangyari sa'yo? Tumutrip lang. Ha? Tumutrip lang. Ah, okay lang yan. Tama, putri-putri. Error Blade ulit sila. Oh. Ayaw mo pa. Eh, ganoon ulit kalaban. Phantom Lancer eh. Tama. Pero ano nga rin eh. DP pa rin eh. No? Pero this time wala naman pug na para members. Kaso wala naman. DP na yun. Ano yun? Offlane. Offlane naman. Kay Bokerino naman. Oo. Kaso may Tide Hunter naman dito ngayon. So maganda yung teamfight dito ng CR ah. Coil, Willowis at saka Rabig, Kuya Nick. Yan ang pundasyang galawan nila rito. Oo. Pero may cooldown dependency din yan ah. Parang yung cooldown ng ano, nung Terror Blade sa Metamorph. Kanina kasi palag-palag sila kahit ano eh, kahit tapos na yung Metamorph eh. Tama. Which is masama. Yun masama doon. Bakit daw binigay yung PL daw ulit? Kuya D, sabi dito ng mga audience natin, respect man daw dapat yun. Eh, hindi naman nila mababan lahat eh. Meron rin naman ang ibang hero na... Nalulusot, no? Oo, kumbaga... Malay mo, meron na silang adjustment na gagawin. Pero ito, nahulin na si Uncle mo. Pero mo, hindi naman nila mapapurse blood si Uncle Muchi. Muchi Chayipong natin dito. Tama mo, ginamit ka agad pang farm yung meta. Sa top lane naman, Bok versus Tide at saka Pak. Walang lockdown itong dalawa at the moment ah. Yappy. So tignan natin dito Kuya Nick. Ikaw, ano bang masasabi mo sa lineup dito? Kanina ko pa pumapabor based on the lineup. CR? Eh, nakita ko na yung mga offlane na exotic ni Bok. Mga chain, mga ganyan. Pero pagka disiplinadong team yung kalaban mo, medyo delikadong gumana yun. So, ibig mo sabihin, disiplinadong team to. Hindi naman disiplinadong team to, ha? Sa bagay, agad mo, eh. Sa current lineup nila, kailangan nila maging disiplinado sa CR. Kasi pag hindi sila disiplinado, mabigay yung ravage nang walang kwenta, talo na kagad sila, eh, di ba? Ah, tama. So, kailangan nila maging disiplinado. Kaya dami rin nilang iisipin dito, may Will-O-Wisp, eh. Hindi sila pwede mag-overcommit. Meron ding Dream Coin. Diba? Ang maganda rito kasi Kuya Nick, ang pwedeng initiation dito, simple lang. Kung wala kang BKB, ang gagawin lang sa'yo dito, alam mo kung ano? A rune, first blood. Oh, first blood. Dream coin, sabay papatalsiking ka nung keeper para maputol yung coin. Tapos naka-ags pa, no? Putik, sakit. Sakit nga. Pero si Ben Hurlawis, yan po ang kilala nating Ben Hurlawis. Solo kill. Yung mga namamatay ng solo kill. Parang di naman nagdodoto si Ben dyan, parang di naman niya alam na kaya siyang patayin. Ito namang si Mac TC. Pa-power trends kagad siya rito. Wala, hindi niya kaya yung ginagawa ni Chip Armin na tamang side blade lang, eh, no? Uy! Oh. Walang lockdown, eh. Ano sinasabi natin? Walang lockdown, pero yung damage, nakita mo naman, bombo. Hirap kunin ng PL daw dito, yun nga. Eh, wala naman sila splash damage dyan, eh. Sila splash damage. Slight of pace, putek. Uy, si Mushi, ang ganda. Blinding light. Tama. Uy, pero mamamatay. Ang beses na yun ah. So, hindi ko ba si Ben Lorne lumalaro dito? Hindi ko nila like. Ben? Hindi ko ba si Ben Lorne lumalaro talaga dyan? Ayan ba talaga yung kinalaman Ben Lorne? Parang yung kanina game number, parang pilot. Ito na yung ganoon ng ganoon. Ito na yun. So talaga yan. Isa sa Warzone mid, napakahirap bumawi. Namatay ka pa ng dalawa. Hindi ka ba naman stunard? Uy, pero... Stunard pa yun! Tignan mo, lakad na tatag pa siya. Tignan mo. Guys,
Ano ba naman to? Napaka-stunard naman na tirin nito. Paano ka na? Level 4 versus level 5. Tapos mili yung kalaban mo. Mag-iingat ka lang. Di mo naman kailangan lumapit para mangaras eh. Side play ready. Android pala to. Android. Android pala dito. Naunahan si Kuya Benur Lawis. Marang sa nakakatsamba lang ata nung game mo si Kuya Ben natin dito. Eh ganda rin ang hero niya eh, Pugna eh. Sakto sa kalaban eh. Nangyari din kay Kuya Benur Lawis no guys. From Benur Lawis to Benur Pawis, real mga kagigan. Ay, may inbi yung ano ah. Ay, di ginamit. Bo, tamang kuha lang. Uy, grabe naman yung Android, Kuya Nick. Nakuha ata lahat ng bounty rune. Ay, hindi, isa lang yung nakuha ng kabila. Tatlo yung nakuha dito. Yung offlane Tidehunter. Pero pwede naman siya magubat, okay lang. Tignan natin kung makabawi siya sa gubat. Kasi midlane, lugi na siya dyan. Tatalon-talon na siya eh. Kailangan, eh wala pa siyang stock. Bagay, kasalanan naman niya kung ba't siya nalugi eh, no? Hindi naman niya masitisi sa kampi niya. Top lane, ginap ang lakas. Uy, one team. Ayan yung power ng tag team. Ayan yung power ng tag team. Kahit siya tayo dunter, lumalambot sa tag team. Mga kaibigan. Masyadong OP yung tag team na skill guys, pag kung alam niyo lang. Tagal na pinag-uusapan to eh, no? Bonus 25 damage, no? Ayan na naman, oo. Huli na. Ay, nako! Patay na! Patay na! Tag team! Oo, masok! Hop! Papapatay ka! Tatlong beses na matay sa gitna! Ne, may red and out! Oh, binulag lang! Ay, lalaban! Oh, lalaban! Lalaban si Mac! Di na searing check! Na-searing check si lalaban niya yun eh! Grabe mo si Mac! Tutang-tuta, no? Ay, wala eh! Natalo kasi sila eh! Uy! Ay, yun lang! Dininay na lang! Searing check ka! Patay siya! Alay! Ang sarap naman mag-Ember Spirit! Bote, Dream Start, mga kaibigan. Ano pa siya? Si ano, TA, bumalik. Bumalik ka pa, kulit talaga ng papa mo, ha? Hirapan dito yung ano, Android sa unang mga minuto ng laro. Ano Android? Yan hihirapan. May pinapahirapan ng Android. Ah, oo. So, yan. Dahil mayaman pa rin yung Terror Blade. Pero yung PL ngayon, medyo naghihirap, ha? Kuya Nick, bottom of the food chain yung PL. Tinapatan na kagad ng Terror Blade. Laning pa yun pa lang, tinapatan na. Laban na kagad. Oy, may Ravage! Ay, wala pa Ravage. Ay, vegan, pero snowball, ang papatay nila! Si Benhur! Lawis! Si Benhur Pawis, mga kaibigan! Ilang deaths na? 0-4-2, Dota pa! 0-4 total player mga kaibigan. Benhur Pawis. Oh. Oh, ganda ng silence ah. Searing chase. Searing chase. May searing chase pa. Napaka-husay. Magdoto. 4-3-2-1. Hindi kaya patay ito. May player sa'yo. Napaka-husay ni Mac. Macbello. Kung Macbello yan ito. Sino to si Templar Assassin? Si Wilmer Ong. Ito na nga po. Oy, ena, may ulti. Walang disable, pero di na kinailangan. Guys, safe to say, game number 2 belong GG was cold. And GG was cold, guys. GG was cold. Ang mahirap pa ron sa Phantom Lancer, nagtitipi siya pa uwi, tapos namatay. So pag buhay niya, automatic, lakad na tatag. Yun na nga eh. Napakahirap, pati sa gubat niya, niyuyurakan yung pagkatao niya. Eto, pinangal-ngal na lang Adroit, guys. Pinalamang lang, gusto pang manalo. Ang tanong ko sa'yo, Kuya D, eto na ba yung CR na kilala mo? Oo, eto yun, ang baho ng laro. Tamoy CR talaga, guys. Kako! Bakit? Di ba yung debut nila dito, eto yung laruan nila, ganyan talaga? Bring back the batatas. Oh. Bring back Raging Potato. Let's bimbo play, guys. Let people play. Sabi ko sa'yo, Kuya D, draft pa lang, nakita ako, Android to eh. Android na agad. Sabi ko, draft pa lang, nakita ko, ganda na Android, sabi ko. Yuyurakan yung pagkatao, ganun. The Payship by Ohio. Pero tier 2 tower, gusto lang kunin dito, naka 45 pay creams, auto-port pairing ko sila. Tier 1 pa lang yan, kill ko lang. Uy!
Relax. Relax ka lang, makakatakot sa lagi. Patay siya, no? Matay siya. Nakakabawi, ha? Nakakabawi. Saks lang yan. Saktong init lang. Eto. Si Tidehunter may ravage na. Let's see kung paano yung gamit niya ng unang ravage, ha? Ayan yung inaantay natin. May ravage? Paano nga gagamitin yan? Dapat makuha nila yung streak kung gusto nila. Oo, malaking bagay yun. Kung gusto nila manalo agad, streak agad yung kunin nila. Yun lang yan. Tama yung sila. Outpost, ha? Nagkakuha sila ng isa rito. So, tag 150 XP ang dalawa na yan. Pak! Having the presence of mind na yung oras is 9.55 na and wala sa kanilang outpost sa baba, automatic, sinegre yun yung top lane. Mahusay. Smoke of Deceit may binili. Tignan natin kung kaya nilang labanan. Pero Ember Spirit so far. Kuya Nick, ano ba magandang item ng Ember dito? Going for Maelstrom siya, may double damage. Eh, kasi Phantom Lancer eh. Kalaban mo eh, Phantom Lancer eh. Tama, no? Pang discarte lang, no? PL. Para ma-clear mo lang agad yung illusion sa dami. Kanina, naging problema kasi yung mga illusion na yun eh. Nako, delikado si Bok dito. Ayan na. Ayan na, PL. E.A. at saka Phantom Lancer. Tamang chup-chup mo siya, Boki Rino inabol, pero at this point, makuna si Boki, mataas level ni Bok, at saka may momentum sila eh. Di nila kaya diving, ganun lang. Level 4, Spirit Siphon, tier 1 tower ang gustong kunin dito, pero magde-def pa rito yung, Uy, nakita! Coil! Ayun lang, huli-huli rin siya, Bok. Bok going down, pero still a 5k gold din, makakakuha pa. Ay, Ender Spirit, delikado. Oh. Nag-ravage ba yun? Nag-ravage? Mukhang mo nag-ravage ka, mga kaibigan. Uy, ganda ang Searing Chains. Teleport? Uy! Uy! Uy, yun lang. Lang yun. Si Kuya Ben mo, kitang-kita mo yung digil sa kanya, no? Kung gusto niya napatay, negating-kati na siya, eh. Nakaget labi na, eh, no? Negating-kati na nga siyang combohin, guys. Si Kuya Ben mo. Ang sakit. Oh, huwag na kayo mag-chat-chat ng pride na yan para di na high blood si Kuya D. Sino ba? Nakita kasi kanina ng isa. Sabi rito, wala na daw siya ngayon panaya dahil kahapon. Kasalanan nyo naman yan kung ba't wala kayong panaya. Sabi niya, tiwala daw siya sa TNC ngayon, wala na siyang panaya, sabi. Eh, bakit? Sabi ba ng TNC naman na naalo sila? Hindi naman. Oo nga naman. Wala eh, your item eh. Sabi ba, itong tanongin nyo muna. Ito, nakakita ba kayo kahit saan sa page ng TNC na taya kayo, sure win kami? Wala. Wala naman. Natayaan nyo kami pag may laro kami. Wala. Kung gusto nyo sure win sa YouTube, yung Team Sure Win. Meron ng bro place kapon. Kung gusto nyo yung sure win, note kayo ng replay sa YouTube. Tapos hanap kayo na pwede nyo tayaan. Hindi na magbabago yung resulta nun kahit ano. Tama. Eto may stock. Pero ang bagal ng phantom. Phantom. Teka lang, nanonood. Guys, bigay-pugay muna tayo. Nanonood yung boss natin. Si boss. Si boss Arvin Brosas Rizos. Shout out kay boss Arvin. Shout out kay boss D. Boss B, hindi naman umabot sa problema ang Boss B. Yun nga, hindi ka umabot sa'yo yung mga relief goods. Dami eh. Samplor eh. Samplor? Grabe naman pa relief goods si Boss B. Samplor. Ano dala ng dump truck? Tatlo? Samplor puno eh. Uy, ako delikado gitna. Hunter, oh, tatakba si PL. Tingin naman pwede yung tawag to? Pinag tawag na nila, Gigi. Gigi has been gold. Naku, napasobra si Bokerino. Oo. Lala, talo na! Pinis na! Kuya, sinapanood nila yung bro plays sa YouTube. Ba't daw piningir mo yung creeps, sabi? Nanalo, natalo. Yun ang tanong. galing. Ay, entertainment ka rin, entertainment, no? Entertainment yun. Entertainment din. Eto, yung Templar Blink Dagger. Pero kung mag-blink ka, wala ka rin ice, wala ka rin damage, eh. Ang kunat na nung kabila yun, Death Prophet makunat, Terror Blade makunat, pati Ember. Diyos ko po!
Nasa level nung kalaban eh. Blink dagger, pero blink papuntang kama tayo. Ito pag nagkamali ng blink into, tukak to. Tukak. Ayaw mag-back. Takbo siya eh. Eto may rabbit ko yan ikaw, may rabbit. Pwede yung leech mo daw, yung leech mo. Ano yung leech versus Champ PH, Windranger. Ay di, hindi pa pala leech yun. SF ako nun. SF pa pala, SF. Mayaman ako sa kanya noon, tryhard lang si Mau. Kahit napatay ako ni Sean noon, yung network ko, number one ako dun sa laro. So, at ano? May, si Mau lang seryoso masyado ng mga panahon. Eh ako, for entertainment lang eh. Huling-huli ka ron, Ohio, nakapag-duwide ka nga. Daw yung gumagamit ng pack, parang palos eh. Pag si Ohio yung gumagamit, kala mo, ano eh. Ang dali pa tayo ng pack eh. Kaya na naman, Kuya Dio. Talo po ba TNC bukas? Anong, Alam mo, hindi na, hindi, nothing, nothing is certain, especially sa future, guys. Walang makakapagsasabi ng pwedeng mangyari bukas. Tandaan nyo yan. Walang, there's no such thing as, certainty pagdating sa future. Kayo kasi, ang dami yung tanong eh. Well, ba, lahat naman ng team pwedeng matalo, secret pwedeng matalo, lahat pwedeng matalo. Walang team na hindi pwedeng matalo. Tandaan nyo yan. May chance ang matalo lahat ng team. Sabi ko nga sa kanila yun eh. Android, dapat, di ba, sa tingin nyo, dapat nga hindi matalo to eh. Natalo sila, bakit? Kasi, yung mga player nila, puro Ragnarok yung inatupag. Hindi. Pag-break time lang, pag-break time ha. Break time eh. Puro pangalan ni Bumi lumalabas. Buong madaling araw. Nagbobota. Well, Chibibi. Sisihin nyo si Chibibi, Oo. Eto din, itong pinakuha na natin mga kaibigan. Kinuha na rito yung tier 1 tower top lane, yan. Ginoon. So ibig mo sabihin, Kuya Nick, ay Kuya D, kahit na walang certainty sa future, so hindi tayo bibilib kay Nostradamus. Wala, hindi tayo bibilib kay Nostra. Wala man, hindi naman tama lagi ang Nostra ni Nostradamus. Tatama, no, kasi mayroong probability, no, pero hindi probability. 100% sigurado, okay. Yan ha, mga kaibigan, makakala nyo, minor pentuan lang kami rito, meron kami mga lesson din sa inyo na nakaready. Eh bakit, si Nostradamus ba nahulaan niya lahat ng mangyayari sa Dota? Oo. Oh. Mga certain things lang siyang nahulaan, pero hindi lahat, tanda mo yan. Hindi niya nga nahulaan na magkakadota eh, no? Oo. Oh. Oh, pero 9k golded, ito na, Ravage by Dendi, stolen by no one, oh my god, no enemy hitted, mga kaibigan, walang backup, Keeper of the Light combination, Ravage by 2k technique, wala. Huli, sabi ko sa'yo eh, kulang lang sa mana kanina eh, napakahusay, coming from PAKTZ, and now there you go. Sa tier 2 tower, umi-split push naman yung Phantom Lancer sa may bot lane. Wala ko, hindi kaya na nila tapusin to. Hindi na nila makapatagalin, gusto nila ng game number 3 dito. Mabilis lang, no? Mali lang yung gising nila, mali lang. Nagkamali lang ng gising ko, Yannick. Nagkamali lang. Tina, no? Eto na talaga yung Android na kilala mo. Eto na yun. Eto na yung Android na yun. Kaka-defusal lang ng Phantom Lancer yung Terror Blade. Manta BKB na. Laban daw sila! Isipin mo! Oo! Lumalaban! Palaban ang palaman! Pwita mo yan! Binanatan niya! Siya pa yung nabawasan! Kuya Nick, ano ba naman yun? Coil! Dream coil tapos! Ay! Sakit! May Sander! Alam mo, tawag na! Kaya ito tawag mo talaga! Itawag na! Yan nga! Ayos! Ang bilis! Eto na ba yung kinala mo ano, CR? Eto na yun! Yung mabahong galaw! CR! Meron tayong game number 3, Kuya D, alam mo yan. Napakabilis nga nito, Kuya Nick, no? Ba't nangyari dun? Game number 3 tayo, Kuya D. Ha? Yap. Indeed, relax number. Lang sila dyan, mga kaibigan. So, again, kung gusto nyo mag-bet sa game number 3, loot.bet, use our promo code LUPON. If gusto mo naman mag-flip during commercial ng iyong mga $1 item, ito na 200,
use our referral code naman, LuponWX. Tama, let's go. Indeed. And that's... Pero 19 news score ako yun, di ba ginawa 420, no? Ayun. Or 19 news score, no? Para sabog silang lahat, no? Sige, balitahin ko yung number 3. Balitahin ko yung number 3. Guys, mag-ayos lang din ako muna. Dahil alas 7 na pala. Ah, bilis matapos. Malapit na yung WoE. 9 o'clock WoE, 9 o'clock. Will be right back, yo. Yeah. Minik, may pinag...